Ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi nag-alinlangan si Abraham sa pangako ng Diyos, kundi lalo siyang tumibay sa pananalig at pinuri niya ang Diyos. Lubos siyang nanalig na matutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Kaya't dahil sa kanyang pananalig, siya'y pinawalang sala. Ngunit ang salitang pinawalang sala ay hindi lamang para sa kanya, kundi para na rin sa atin. Tayo'y pinawalang sala dahil sa ating pananalig sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na Panginoon natin. Ipinapatay siya dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Nagpadala ang Diyos sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas. Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod, ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Naililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa kanya, at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Poong Diyos ay purihin, nilingap niya ang Israel. Tumayo po ang lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito, "Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana, kaya't nasabi niya sa sarili, 'Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian. At sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian. Hindi na ako kukulangin habang buhay. Kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya.' Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, 'Hangal, sa gabing ito'y babawian ka ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo?' Ganyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang biyayang hatid sa atin ni Jesus Nazareno ay kaligtasan. Yun, wala nang iba ang pinakamahalagang biyaya na maibibigay niya sa atin. Ang iba pang biyaya, pangalawa lamang. Kalakasan ng katawan, kagalingan sa kasakitan, kaginawahan sa buhay, kasiyahan, lahat ng ito'y pangalawa lamang sa kaligtasan. At ang isang tanda ng kaligtasan ay kalayaan. Ang tunay na ligtas ay malaya. Kaya nga sinabi ni Jesus sa Sareno, "Ang aking katotohanan ang magpapalaya sa inyo." Ang kadalasan nating pangunawa sa kalayaan ay magawa natin ang gusto natin. Sa totoo lang, sabi nga sa wika natin, minsan na pagpapalit natin ng kalayaan sa kaluhuan. Dahil ang kaluhuan ay yun, magawa mo, masunod ang gusto mo. Di ba? Kaya pag sinabi mong maluhong taong to, marami siyang gusto at gusto niya matupad ito. Pero iba raw ang kalayaan. Ngunit marami pa rin aspeto ang kalayaan. Isang bagay lang ang gusto kong bigyan diin ngayong gabi, ngayong umaga, na ang tunay ding kalayaan sa sarili ay
yung hindi ka nalalamon, nalulunod, natatangay ng kung ano-ano mga bagay sa buhay. Yun din daw ay tanda ng isang malayang tao. Hindi ka naaalipin ng kahit anuman. Halimbawa, galit na galit ka, pero kung tunay ka daw malaya, hindi ka padidikta lang sa galit mo para manuntok ka na lang, magmura ka na lang, makasakit ka ng tao. Malaya kang kontrolin yung galit mo upang manatili ka pa ring panatag. At sa bahagi sa Ebanghelyo natin ngayon, binabalaan tayo ni Jesus sa Sareno tungkol sa kasakiman. Yung pagnanasa mong magkaroon ng maraming mga bagay sa buhay, pera, ari-arian, at anuman pa sa mundong ito. Kung malaya daw tayo, hindi tayo paalipin sa kasakiman at kagahamanan. Kaya mong magtiis, kaya mong makontento, kaya mong maging masaya kung anuman meron ka sa buhay. Kaya ito yung ipagdasal din natin, mga kapatid, at tanungin natin ang ating sarili, malaya ba ako? Hindi ba ako naaalipin ng mga bagay-bagay sa buhay? Kahit nga sa cellphone natin, tanungin mo sarili mo, malaya ka ba? O alipin ka ng cellphone mo? Kasi, kung alipin ka, yung hindi ka mapakali ng hindi mo man lang ito hawak, o makita, o mabasa, kahit ilang sandali lang, kahit halimbawa, ngayon, nagsisimba, hindi mo ba matiis na 30 minuto, hindi mo muna siya makita? Hindi ka magbasa? O naaalipin ka na talagang hindi ka mapakali hanggat hindi mo siya masilip? Yung pagtingin mo sa itsura mo, naaalipin ka na ba na minuto? Kaya nga yung iba, yung cellphone, yun ang salamin nila. Kasi tinitignan mo lagi ang sarili mo. Hindi ka mapakali nang hindi mo nakita. Maayos ba ang mukha ko, ang itsura ko? Mag-ingat tayo, mga kapatid. At ipagdasal natin na tunay tayong maging malaya. At hindi lang ito babala sa mga mayayaman. Dahil hindi lang ito tungkol sa paramihan ng ari-arian. Pwede kang mahirap, pero alipin ka rin sa pagnanasa, sa pera, sa kayamanan, sa kapangyarihan. Ang mas pinababantayan sa atin ni Jesus sa Sareno ay yung nasa loob, yung pagnanasa. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, ito po yung ipagdasal natin habang inaasam natin ang kaligtasan, idinadalangin natin ang kaligtasan, ang isang paghahanda sa kaligtasan ay ang matuto tayong maging malaya. Opo, mahirap maging malaya sa ganang atin lamang. Ngayon ba, naaalipin ka ng galit, selos, nung pagnanasa sa iba-ibang mga bagay? Anong umaalipin ngayon sa atin, sa puso at isip natin? Ang isang tanda nun ay hindi ito mawala-wala ngayon sa isip mo, sa kalooban mo, na kahit yung ugnayan mo kay Jesus sa Sareno ay naapektuhan. Yung pagdarasal mo, yung mga responsibilidad mo sa buhay, yung mga dapat mong ginagawa, naapektuhan na nito. Pag-aalala, ano yung umaalipin ngayon? Trabaho mo? Relasyon? Hilingin natin sa Panginoon. Hilingin natin sa Poong Nazareno. Tulungan tayong tunay na maging malaya. At ang kanyang awa,
katotohanan at tunay na kayamanan ang kanyang biyaya ang magpalaya sa atin. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, may pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ang ating tugon, Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng mga pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaaangad sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao, naway biyayaan ang awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tahimik nating idulog, ayaw pa nating kahilingan. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin na iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon, siya ang salitang katuwang mo at kapiling nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain.
Siya'y sinugo mo para kami sagipin at palayain, kaya't siya'y kinalinga ng mahal na birhen na kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel ang isiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Hilingin natin kay Jesus sa Sareno na tayo'y palayain ng kanyang biyaya. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya rinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Atin ngayon dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kamiyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating tunay na kayamanan. Ang kordero ng Diyos nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation bukas, araw ng Martes, October 24, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang tema ay Arkham Translation Roadmap, isang panawagan para sa pagpapanibago tungo sa simbahang nakikinig. Ang ating tagapagsalita ay si Reverend Father Jason H. Laguerta, Parish Priest, St. Mary Goretti Parish, UN Avenue, Paco, Manila. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon na iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo at ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations sa pagpapagawa po at pagpapalinis ng ating simbahan. Patuloy pa ho ito at sana marami pa rin ng tumulong sa amin. At ang mga nagdadala po dito ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang maliligtas ni Jesus Nazareno ay ang mga tunay na malaya. Hindi naaalipin ng kasakiman o anumang sumisira sa ating kalooban. Tutulungan niya tayong maging malaya at ligtas. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kalayaan ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati.